Bato, bote at pampasabog na molotov ang isinalubong ng ilang residente sa ikakasasanang demolisyon sa isang barangay sa Angeles, Pampanga. Umaapela ng tulong sa gobyerno ang nasa 2,000 pamilya pero giit ng Department of Agrarian Reform Region 3, sumusunod lang sila sa desisyon ng Korte Suprema. At nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Vicky, isa lang itong barikada dito sa ating likuran sa inilagay ng mga taga Sitio Balubad para nga hadlangan ng demolisyon sa kanilang mga tahanan. Kaya naman 2 araw na na matindi ang tensyon sa lugar na ito. Dito kami pinanganak! Dito na kami mamamatay! Puro ng galit ang mga residente ng Barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga na pinaulanan ng bato at bote ang puwersa ng pulisya na kasama ng demolition team. Pero hindi lang yan ang kanilang pinaghahagis, kundi pati molotov. Dahil dito, unti-unti nagpulasan ng mga pulis habang tuloy pa rin sa pamamato ang mga residente. Sa isa pang kuha, napatago na lang sa barikada ang 2 armadong pulis na ito dahil sa walang puknat na pamamato ng mga residente. Tuloy na silang napatras dahil sa paglapit ng mga residente. Di na nila alintana ang mga nagkalat na bubog sa kalsada. Mataas ang emosyon ng mga residente sa pangambang magiba ang kanilang tahanan. Inabot na ng hapon, tuloy ang tensyon sa pagitan ng mga residente at demolition team. Kung nasaan kasi ang demolition team, doon nakaabang ang mga residente. Nakausap namin ng sheriff mula sa DAR na nagsabing ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. Duman po yan sa Supreme Court. May penalty na po yan. Yung mga na-issue po, mga titulo, na-canceled na po yan. Basta po, masasabi ko lang po, ministerial lang po yung trabaho ng sheriff to implement the writ of execution and writ of demolition dated May 6, 2022. Duman it po ito sa tamang proseso. At saka, wala pong TRO na para mag-stop ang sheriff. Nasa 73 hectares na lupa ang kinatitirikan ng mahigit 500 bahay kung saan may 2,000 pamilya ayon sa Homeowners and Farmers Association ng Sitio Balubad. Panahon ng pandemya raw, nalaman nilang nakansila ang kanilang mga plowa na na-award pa raw sa panahon ni na dating Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. At pinagtataka rin po namin kung bakit na-cancel the time po of pandemic. Hindi din po na-inform yung mga farmers namin kung bakit na-cancel yung mga hawak nilang plowa. Gate naman ni Attorney Henner Endona, ang legal counsel ng Clark Hills Properties Corporation, 1997 pa umuno nagsimula ang kaso sa lupain. 2013 pa raw kinansila ng Korte Suprema ang CLOA nang matukoy na hindi agricultural kundi residential ang klasifikasyon ng lugar. 2022 naman daw nang ilabas ng Korte ang writ of demolition. Kahapon pa mataas ang tensyon sa Sitio Balubad. Makikita na halos baluti ng bubog ang kalsadang ito. Nagsimula raw ang gulo kahapon nang pasukin ng demolition team ang bagong tayong bahay ng Australian National na si Peter Grohl. Sugatan si Grohl na ipagtanggol ang karapatan sa bahay. Marami rin daw na walang gamit ang Australiano na nagpaplano ng legal na hakbang laban sa demolition team na pinagtulungan daw siya. And I believe even humanity, what they've done is illegal. You can't take someone out of their house and demolish their house. Hindi na raw normal ang pamumuhay ng mga residente kaya sana raw tulungan sila ng national government. Diyos ko, President Bongbong Marcos, sana po matulungan niyo naman po kami sa matagal na naming problema dito sa Balubad. Dito po sa Balubad, Anunas, Angeles City. Matagal na po, wala po ni isa na bumababa dito para tignan man lang ang kalagayan namin. Vicky, sa post naman ng Angeles City Information Office ay dineklara ng kanilang alkalde na si Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang pamamahagi ng mga lupa dito sa mga tenants ng Sitio Balubad matapos hindi sumunod ang Clark Hills Management sa napag-usapan na tigil muna ang demolisyon. Hinihingi pa natin ang panig ng Clark Hills Management sa isyong ito. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.